Mother Tongue, Quarter 2, ika-anim na linggo, ikalawang araw para sa baitang dalawa. Paksa, pagkuha ng impormasyon mula sa mapa. Sa unang araw, ay natutunan mo ang tungkol sa pagkuha ng impormasyon, detalye mula sa anunsyo o patalastas. Ngayon, gamit ang mapa ng pamayanan o komunidad, ikaw ay inaasahang makakuha ng mga impormasyon mula rito. Mahalaga ang paggamit ng mapa upang hindi ka maligaw. Tama! Masasagot mo rin ang sino mang magtatanong sa iyo tungkol sa kinaroroonan ng isang lugar. Maituturo mo kung nasaan ang bahay, paaralan, palengke, ospital at iba pang mahalagang pook sa inyong komunidad o lugar. May mga simbolo at sagisag na makikita sa komunidad. Ang mga ito ay may kani-kaniyang kahulugan. Ang mga ito ang kumakatawan sa mga bagay, gusali o estruktura, makasaysayang lugar at iba pang maaaring pagkakakilanlan sa bawat komunidad. Madali mong mahanap ang kinaroroonan ng isang lugar sa mapa. Ang H ay hilaga o itaas na bahagi. Ang T ay timog o ibabang bahagi. Ang K ay kanluran o kaliwang bahagi mo. Ang S naman ay silangan o kanang bahagi mo. Maaari namang sa pagitan ng dalawang direksyon ang kinaroroonan ng isang sagisag o estruktura. Ang mga halimbawa nito ay hilagang silangan, HS, timog silangan, TS, timog kanluran, TK, at hilagang kanluran, HK. Tingnan ang mga lugar na ito sa mapa. Ngayon, tukuyin ang mga sumusunod na estruktura na matatagpuan sa mapa. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Ano kaya ang makikitang larawan sa mapa mula sa bilang isa? Ito kaya ay A. Palengke, B. Bahay? Tama! Letrang A. Palengke. Ikalawa. Ito ba ay A. Ospital o B. Simbahan o sambahan? Kung ang iyong sagot ay letrang B, simbahan o sambahan, tama ang iyong sagot. Tukuyin pa rin sa pangatlong bilang kung ano ang nasa larawan na nakikita rin naman sa mapa. A. Parke o B. Himpilan ng pulisya. Tama. A. Parke. Ikaapat. Ano ang nasa larawan na mula sa mapa? A. Ospital o B. Paaralan? Tama! Letrang B. Paaralan. Paano naman sa ikalima? Ito ba ay A. Kalsada o letrang B. Tulay? Napakasimple at napakadali. Tamang-tama ka. Letrang B, tulay. Palakpakan mo ang iyong sarili. Mahusay ang iyong pagkakasagot sa mga katanungan tungkol sa impormasyon na nakuha mo sa mapa. Yun. Lagyan mo naman ng check o magsulat ka ng check kung tama ang sinasaad ayon sa makikita sa mapa. Lagyan naman ng X kung mali ang impormasyon o lokasyon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, makikita ang plaza o parke sa hilagang kanlurang bahagi.
pangalawa, matatagpuan sa timog ang paaralan. Ikatlo, nasa silangan ang palengke o pamilihan. Pang-apat, mararating ang simbahan o sambahan sa gawing kanluran. Ikalima, nasa timog kanluran ang himpilan ng pulisya. Matapos mong sagutan ang mga ito, hintayin mo ang pagwawasto ng iyong guro. Hanggang dito na lamang muli. Naway may natutunan ka at nalaman mo ang paggamit ng mga impormasyon mula sa mapa.